Naibalik din ang serbisyo ng kuryente bandang alas 10:40 ng gabi. Pinasasauli ng isang anti-graft group sa COMELEC ang milyon-milyong filing fee na kinolekta nito mula sa mga kandidatong nagprotesta pero hindi naman naresolba. Noong 2007, nasa 3.7 million pesos ang filing fee na nakolekta ng COMELEC mula sa unresolved electoral protests. Karamihan daw sa 37 na protesta ay mula sa mga talunang local candidates sa Visayas at Mindanao. Tanong ng Center for Anti-Graft and Corruption Prevention o The Center, saan napunta ang pera? Ang kawalan daw ng aksyon ng COMELEC ay maaaring paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Correct. Dismayado at demoralized na raw ang karamihan sa ating mga nursing graduates. Mababa pa rin daw kasi ang sweldo nila dahil sa mabagal na pagtutupad ng ipinangakong salary increase ng gobyerno. Makangaabutin daw ito ng 4 na taon, imbis na ibigay na lang sa isang bagsakan. Tuloy, maraming nurses ang napipilitang mag-abroad. United Kingdom at Middle East ang mga target destination ng karamihan. Ang iba naman, isinasantabi na lang ang tinapos na kurso at kumukuha na lang ng ibang trabaho tulad ng pagiging call center agent. Ayan. Ayan, ang lungkot. Ayan, dami-dami gumagraduate. Yung angal sila ng alam, brain drain. Yung sahod naman natin, problema. It's called underemployment. Ayan, oo. Okay, sa pagbabalik ng sa pool, may mga updates pa rin tayo sa unang araw ng pasukan. At alamin din natin mga komento ng mga kapatid nating netizens sa journalismo fanpage tungkol sa mga problema sa edukasyon. Araw po ngayon ng Martes, 15 ng Hunyo 2010. Oras po natin, 13 minuto makalipas ang 6 ng umaga. Pasadahan na natin ang mga balitang nakalat ng News 5 team itong magdamag. Isang seaman ang huli sa akto habang nanunutok ng baril sa isang barangay Tanod sa Pandakan, Maynila. Sa pulang balitang yan ni Catherine Imson. Pasado alas 7 kagabi ng damputi ng mga otoridad ang nagwawalang suspect na kinilala sa pangalang Nelson Maglalang, isang seaman, na di umano'y nanutok ng baril sa barangay Tanod ng barangay 871 Zone 95 sa Pandakan, Maynila. Kwento ng biktima, may binibili lamang siya sa tindahan malapit sa bahay ng suspect. Nang lumabas ito at naghuhuramentadong tinutukan siya ng baril na kalibre 45. Nagpaputok siya ng baril doon sa loob ng bahay ng kabit niya. Tapos nung lumabas siya, bigla na lang niya akong tinutukan ng baril. Wala naman akong kalam-alam dahil bumibili ako ng sigarilyo sa tindahan. Kasi bigla niya akong tinutukan ng baril. Personal na away umano sa kanyang kinakasama ang tinuturong ugat ng pagwawala ng suspect. Medyo may personal na ano yung sa pamilya po kasi. Ayoko naman na ho kasi in public kasi may babae po siyang pinupuntahan dito Dito sa lugar na ito, sinasabing nangyari ang pagtutok ng baril ng suspect sa biktimang si Renato De Leon, kung saan pati mga taong bayan ay nakiawat na rin. Wala namang nasaktan sa naturang insidente, pero takot na mga kapitbahay ng suspect, baka raw maulit ang nangyaring pagwawala at baka raw sa susunod ay may madamay na. Kung pumutok po ulit yung baril, marami hong madadamay, may matatamaan. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng suspect tungkol sa nangyari, pero tumanggi itong magpaunlak ng panayam sa amin. Na-recover dito ang kalibre 45 baril at ilang piraso ng bala. Nahaharap ang suspect sa kasong illegal possession of firearms. Catherine Imson sa Pulse sa News 5. Patay naman ang isang Army Sergeant matapos itong ma-hit and run malapit sa Philippine Marine Headquarters. Ang balitang yan sa Pulse ni Erica Tapalya. Nakabulag tapa sa Fort Bonifacio, malapit sa Philippine Army Headquarters, si Army Technical Sergeant Domingo Alimorong nang dumating ang News 5 team. Bali ang kaliwang braso at kanang binti ni Alimorong, nakabilang sa Support Command ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa nakasaksi, nabangga ang biktima ng isang hindi pa nakikilalang driver ng isang closed van at nakaladkad ng 15 hanggang 20 metro. May bas narinig namin na lagabog. Ngayon nung pagsilip namin, yung van na itim na dire-diretso baka nakabangga, sabi namin pag takbo namin dito kanina, kita na namin nakabulagta ito. Agad naman nakarating ang asawa ng biktima na si Gloria Alimorong. Humagulgol na lang sa isang tabi nang makita ang bangkay ng asawa.
Pinigilan naman ito ang pag-iyak ng aming kausapin. Hindi po nakita yung bumangga. Kaya sana naman yung bumangga naman. Maawa naman sa mga apat mong anak. Then may maliit pa ako, 3 taon pa po yung ano, fourth year high school pa lang po yung panganay po eh. Pero bigla na lang sumabat ang nakakatandang kapatid ng biktima at sinisi ang asawa sa pagkawala ng kanyang kapatid. Kung sumunod ka sa gusto ko, hindi nangyari yung ganyan. Pag galing sa duty, nabubungangan ka. O di, umalis na lang yan na ganyan palagi. Ganyan ang ginagawa mo eh. Ayon sa opisinang pinapasukan ng biktima, pwedeng makakuha ng pensyon ng asawa ni Domingo para makatulong sa pagsuporta sa apat nilang anak. Iimbestigahan pa ang pangyayari. Erica Tapalya sa Pulse News 5. Duguan ng isang matandang lalaki matapos sumalpok ang sasakyan niya sa isang concrete barrier. Sa pool ni Rainang, ang balitang yan. Eksklusibong nakuna ng News 5 team ang pagliligtas sa isang matandang naipit sa loob ng sinasakyang Isuzu Elf sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Valenzuela City. Duguan ng matandang kinilalang si Ilusio David, 62 anos na sakay pa ng umuusok at yung Isuzu Elf na bumangga sa concrete barrier. Kwento ng Valenzuela Rescue Team, langus sa alak ang driver ng truck na ito, kaya kahit na may karatula, bumangga pa rin siya sa concrete barrier. Nung pagpasok namin doon sa ELF, medyo nakaamoy kami ng alak, medyo nakainom nga yung biktima natin. Sabi ng isang nakasaksi, nangyari ang aksidente mag-alas 2 na madaling araw, pero kalahating oras pa umano bago dumating ang rescue team. Narinig na lang namin yan na ano, yung sumalpok na malakas, hingi ng tulong sa amin yung driver ng truck. Nagmamadali na, sabi niya, ilabas daw siya doon. Nagmumura-mura pa nga kanina eh. Nahirapang ding hugutin ang biktima dahil sa tindi ng pagkakaipit ito. Kaya gumamit pa sila ng iba't ibang kagamitan para alisin ito. First time po dito sa Valenzuela yung ganitong extrication natin. Bagamat kompleto tayo sa kagamitan, medyo kulang pa tayo sa experience sa mga ganitong bagay sa pagdating sa rescue. Isinugod agad ang biktima sa Valenzuela Medical Center para malapatan ang karampatang lunas habang tumawag naman agad ang towing services ang investigador para mahila na ang truck at hindi na mapagdulot ng pag-isikip sa trapiko. Ryan Ang, sa Pool, sa News 5! May public service muna tayo. Isang 5 taong gulang na lalaki na sa pangalaga po ngayon ng barangay sa Caloocan City. Bandang alas 3 kahapon nang maligaw ito at di na makita ang daan pa uwi matapos mapadpad sa malayong lugar dahil sa kalalaro. Sinigurado ng mga tanod ng Barangay 28 Caloocan City na ligtas sa kanilang pangalagang bata. Pero kung wala pa rin daw tutugon sa kanilang panawagan, malamang ay turnover po nila ito sa DSWD. Makakasama natin mamaya-maya si dating Senadora Nikki Coseteng dito sa studio sa aming pagbabalik. Alas 6:24 na po ng umaga, makasama natin ngayon sa studio ang isang dating senadora na busy po ngayon sa pangasiwa sa ilang eskwelahan sa Quezon City. Mula noong 2006 siya namamahala sa Diliman Educational Corporation na may hawak po ng Diliman Preparatory School at Diliman Computer Technology Institute. Welcome po sa pool, Madam Senador Nikki Coseteng. Good morning. At magandang umaga po sa ating mga tagapanood. Ha, parang hindi po kayo tumatanda na. Oh, yun. Ano pong sekreto? Siguro yung epekto na nasa eskwela ka buong araw. Oo. Okay. Kasi may katabi ka lagi na... Bata. Oh, si Aquilino Pimentel katabi mo lagi. Tatanda ka talaga. Hindi ba mamay mas lalo kang tatanda noon dahil ang usual sinasabi na pag mga bata ay makukulit. Mm-hmm. So medyo talagang yung time mo ay mare-devote dyan sa mga bata. Mm-hmm. Doesn't it? Hindi ka tatanda pag bata ang kasama mo. Oh, yun. At sa Diliman Preparatory School, dahil hanggat maaari, ginagawa namin na yung pag-aaral ng mga bata, yung aming environment, yung pagsasanay ng mga guro, yung mga teaching materials, ay lagi natin ina-upgrade. Kaya on the go ka rin lagi. Lagi mo iniisip kung paano gagawing mas nakakatuwa yung pag-aaral para lalong madaling matuto ang mga bata. Ma'am, kayo po eh, matagal po kayong nanilbihan sa gobyerno, congress.